So mga sangke, kilala nyo naman siguro si Sam Smith, no? Isa po sa mga international singer na talaga nga namang kilala po yan. Halos sa buong mundo. Ngayon, na-vlog po natin ang tungkol sa kanya sa isa po nilang performance na tila baga nagpapakita ng pagsamba or ritual na pagsamba kay Lucifer or kay Satanas. Ngayon, ito po yung part 2. Sa mga nakapanood ng part 1, good job kasi makaka-relate na po kayo ngayon, mga sangkay. Ngayon ang tanong natin, ito yung aalamin natin sa vlog na to. Si Sam Smith nga ba, dahil sa kanyang pinakita, talagang sumasamba na kay Satanas? Yan po ang ating aalamin ngayon dahil medyo nakakatakot ito kung talagang totoo, mga sangkay. Anyway, bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito mismong napapanood nyo para syempre mapanood din po ng marami sa ating mga kababayan. So ito na, sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! So ito guys, itong si Sam Smith ay nailagay po sa isang kontrobersiya dahil nga po sa kanyang performance. At karamihan nga po ay nagsasabi na satanic po ang kanyang performance at yun po ay ritual. At ang nakakalungkot, mga sangkay, inaka-live daw po yan sa national television doon po sa Amerika. Yan po si Sam Smith. Ito po yung kanyang kasama na nabigyan po ng award dahil sa kanilang performance. Ngayon ito, tingnan po natin. Sam Smith, itong si Sam Smith at si Kim Petras ay nailagay nga po, kumbaga nailagay sila sa isang kontrobersiya dahil po sa kanilang pag-deliver ng kanilang performance sa viral song na Unholy nitong 65th Annual Grammy Awards. So siguro naman, napanood nyo na yun mga sangkay, naku, kalat na kalat po yan sa social media. Ngayon, sabi po dito, while the duo bagged the Grammy Award for Best Pop Duo Group Performance for the same number, some social media users deemed their performance as satanic. At kahit ako mga sangkay, nung pinanood ko yung video, wala pong iba. Yun po halos ang karamihan na ritual ng mga satanista. At ito po yung kanilang ginawa. Kaya nga, hindi nakapagtataka kung bakit ang marami sa mga Kristiyano sa buong mundo totally nag-react po. Hindi daw po yun art. Diba? Sabi po ng iba, hindi, bahagi lamang po yan ng art. Kasi nag-ano sila, nagsuot ng costume na ganun. Well, hindi po. Kitang-kita nyo naman mga sangkay kung sino po ang nakita ng mga pictures nun, may mga sungay pa po yun. Okay? Hindi po. Ayan po. Ito na nga. Yan o. If as a Christian, you think we are reaching when we talk about the dominance and normalization of Satan worship in pop music, you need discernment. Sam Smith's performance at Grammys last night was satanic. Sabi po dito, it's not art. Ayan, no? Hindi daw po ito art. It's symbolic of who they serve. So, may simbolo daw po ito. Itong performance nila. Yan po, grabe kasi. Kung napanood nyo lang mga sangkay, kikilabutan din talaga kayo. Kaya naman, no? Hindi daw po ito art. Sabi po dito, hindi ito art. Hindi ito ano. Sumisimbolo ito na kung sino ang kanilang sinasamba. During the show, Smith and Petras dressed in an old red ensemble and performed in a setting surrounded by a fire and red lights. Petras performed inside a cage along dancers. Ay, nakasuot daw po. Ayan, oh. Ano ang suot? Ayan, oh. Devil costumes and holding whips while Sam Smith naman mga sangkay, nakasuot po ng red na sombrero na mayroon pong devil horns and held a cane in their hand. So mga sangkay, dito na nga po lumabas sa mga reaction po nila.
Yan o. Sam Smith and Kim Petras performing their disgusting song titled Unholy at the 2023 Grammys. You see? Mga sangkay? I didn't want to post this video, but I have to expose how satanic the music industry is. This is so demonic. Stop listening this garbage. It's witchcraft. Well, sabi po dyan, sick Jesus. Sa totoo lang guys, kung manunood po kayo ng mga Hollywood movies, mapapansin nyo doon mga sangkay yung word na Jesus na pinakaiingatan po natin mga Kristiyano na gamitin, di ba? Do not use the name of God in vain. Nasa Biblia po yun. Ngayon mga sangkay, itong mga taong to sa Hollywood, ginagamit na po ang salitang Jesus na ano? Expression. Na parang ano, guys, ako kinikilabutan ako kasi para pong ginagamit nila na, di ba, pag itong mga to eh, nagsasalita ng hindi maganda, mayroon pong, ang word is, nagmumura po sila. So, ganun po ang ginagamit nila. Itong Jesus, iginagamit po nila sa mga walang kabuluang mga sasabihin. Kaya naman, nung nakita ko po itong performance ni Sam Smith, kinilabutan ako kasi normal na po. Ito na po yung new normal na ginagawa sa Hollywood. Guys, kaya nga, Christians, hello, mga born again dyan at iba pa pong religion na Kristiyano, tingnan po natin ang ating paligid. Lalong-lalo na po sa Hollywood. Ginagamit po yung mga artista, ginagamit po yung mga stars, mga sikat po na mga pangalan para po gumawa ng mga ganitong klaseng gawain. Grabe. So ang dami pong nagkukomento dito. Ito pa. We knew what Hollywood was about when they didn't denounce Balenciaga. So I don't know this one. So many celebrity, marami daw po mga artista ang nananatiling tahimik. Now Sam Smith is giving worship to what? To the devil for millions children to see. If you believe this is just an expression of art, then I don't know what to tell you except wake up. So, mga sangkay, dito pa lang lumalabas na po ang totoo kung anong klase na ngayon ang Hollywood, anong klase na po ngayon ang mga kilalang mga artist international. Guys, kaya nga po ako ay nagtataka every time na manunood po ako ng mga Hollywood movies, nagiging normal na lang nabanggitin yung Jesus. Nagiging expression na lang. What they didn't know na ang pangalan na yan, sabi ng Bible, at that name, every knee should bow and every tongue will confess. Diba? Katakot, no? Ito po yung new normal na ginagawa po ng ano ngayon, Hollywood. So, ang dami pong nagkomento dito mga sangkay na, ayan o, ayan. Bali dito, inisa-isa po yung lyrics ng kanta at saka talagang ayoko na i-describe dito mga sangkay dahil alam nyo naman si YouTube, medyo stricto. Pero yung kanta po talaga ay hindi po maganda. Mga sangkay, kaya nga one time nasa sasakyan ako at biglang tumunog yung Unholy, pinahinto ko, pinanext ko kasi nga ang pangit. So ngayon mga sangkay, yung mga Kristiyano sa Pilipinas, kailangan po maging maingat po tayo sa ating paligid. Nakikita naman po natin mga sangkay na hindi na po normal ang paligid pero normal para sa gumagawa ng wala sa ayos. Yun na po yung new normal nila ngayon, yun po yung hindi normal para sa atin. Nagigets yun ba guys? Yung hindi normal na mga bagay, yun na po yung new normal nila. For example, yung paggawa po ng action na sumamba ka kay Satanas, sa tingin nyo ba normal yun? No, hindi po normal, pero yun yung new normal nila.
nakakatakot, no? So, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Tingin nyo ba itong si Sam Smith ay lumuluhod na po kay Satanas? I-comment nyo lamang po sa ibaba. So, ako na po ay magpapaalam. But anyway, I invite everyone, binabati ko pala ang lahat ng happy 4,000 subscribers sa lahat po ng solid sangkay na narito sa Sangkay Janjan Daily. May isa po kasi akong channel na kung saan dito po ako nag-upload weekly. So every one week po ako nag-upload dito, mga sangkay. Every Sunday nag-upload po ako 5 p.m. or 4 p.m. or 6 p.m. ng mga video na pampagood vibes lamang. Wala pong balita dito, wala pong kung anong mga content dito. More on pampagood vibes na mga video na kung saan pampatanggal po ng stress at toxicity. So, ngayon mga sangkay, huwag niyong kalilimutan, i-subscribe niyo po ito, hanapin niyo po itong Sangkay Janjan Daily at i-subscribe niyo po, i-click niyo po yung notification bell, maliban dyan, panoorin niyo po yung mga video namin. Dahil po, nako, matutuwa kayo, makikilala niyo pa kami lalo every time na manunood po kayo dito. Hindi lamang po ako makikilala niyo, kundi yung mga tao rin po o mga karakter na mapapanood niyo sa video at doon po kayo mag-e-enjoy katagalan. So ako na po ay magpapaalam again, Sangkay Janjan Daily, huwag kakalimutan. So this is me, Sangkay Janjan, palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.